Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapatin ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ang ating mahal na ina ng laging saklolo ng 2,620 mga liham ng kahilingan at 276 na mga liham ng pasasalamat. Sa mga liham pasasalamat, 13 ang para sa pang-espiritual na mga biyaya, 2 ang para sa pagbabalik loob, 8 ang para sa kapayapaan sa tahanan, 2 ang para sa katuwang sa buhay, 15 ang para sa kalusugan at paggaling, 1 ang para sa kaligtasan sa mga sakuna, 4 para sa pagkakaroon ng anak, 9 para sa tulong pinansyal, 3 para sa pag-aaral, 5 para sa pagpasa sa eksamen, 10 para sa pagbiyahe sa ibang bansa, 7 para sa lokal na trabaho, 5 para sa trabaho sa ibang bansa, 28 para sa pangmaterial na biyaya, at 164 para sa lahat ng mga biyaya. At naririto po ang isa sa mga liham pasasalamat ng isa sa mga deboto. August 29, 2018, Birhen ng Laging Saklolo. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa paggawad mo ng magandang okasyon na para sa akin ay lubos na hinihingi ng isang babae sa kaniyang kabiyak. Ako'y kinasal noong August 4, 2018. Nagdasal ako sa iyo ng mataimtim na sana paglinawin mo ang isip at puso namin ng kabiyak ko. Sapagkat 8 taon na kaming nagsasama at may 2 anak na kami, ngunit wala pa ring bendisyon ang aming pagsasama. Sa pagnovena ko sa inyo at pag-attend ng misa, palagi kong binabanggit ang bagay na ito. Ngunit higit pa ang binigay mo sa akin sa araw ng kasal ko. Hinihiling ko lamang na makasal kami, ngunit binigyan mo ako ng maganda, tahimik, at sobrang sayang kasal. Hindi ko po yun makakalimutan. Lubos ang pagpapasalamat ko sa iyo. At ang liham po ay nilagdaan. Magsitayo po ang lahat. Birhen Maria, tala sa umaga.
Panalangin sa nobena, mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kaniyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit, at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala. Tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw
ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik na idalangin ang mga pansariling hangarin. Sabay-sabay po, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ng Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano. Upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Birheng Mahal. Oh,
Mga kapatid, tayo nagkakatipon-tipon ngayong umagang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Mga kapatid, sama-sama naman tayo nagdiriwang ng banal na Eukaristiya at sa ating pagnunubina o pagpipintakasin natin sa mahal na ina ng laging saklolo. Unang Merkules ng buwan ng Septyembre, at tayo'y sama-sama magdiwang lumapit sa ating mahal na ina at patuloy tayong manalangin sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang pagkakamali at humingi tayo ng awa at patawad sa ating Panginoon. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kaloobang manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mamanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkubkob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpalang ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali
ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya pinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang napuok.
hinanap siya ng mga tao. At nang matagpuan, ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral nga siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Galing na nakapagpagaling. Mga kapatid, ito ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Kristo sa ating Ebanghelyo. Ang galing na nakakapagpagaling. Mga kapatid, tayo ay mayroong iba't ibang mga galing o meron tayong iba't ibang mga husay, meron tayong iba't ibang mga talento. Ngunit ang tanong sa atin, saan nga ba natin ginagamit ang mga galing na ito? Ito bang mga galing na meron tayo ay ginagamit ba natin para tayo ay maging sikat o kaya ay maging tanyag? Ito ba ang mga galing natin ay ginagamit natin upang maliitin ang ibang mga tao, lalong-lalo na sa mga mas mahusay tayo? O ang mga galing na ito ay ginagamit ba natin para tayo ay magkamkam nang marami pang kayamanan? Ating tanungin siya sa atin ang ating mga sarili. Saan ba natin ginagamit ang mga kagalingan na ito? Ito ba ang mga kagalingan, talento o husay na binigay sa atin ng Diyos? Ay ginagamit ba natin para paglingkuran ang ating kapwa, lalong-lalo na ang mga abang nangangailangan? Ang galing ba ito na binigay sa atin ng Diyos ay ginagamit ba natin upang parangalan ang Diyos na tunay na nagbigay ng kagalingan na ito? Mga kapatid, lahat tayo ay may kanyang angkin na galing. Saan ba natin ito ginagamit? Mga kapatid, sa ating pagbasa din, sa unang pagbasa natin, na ang mga tao ay nagkakampi-kampi. Tinitingnan nila kung sino ang mas magaling. Si Pablo ba? O si Apolos? Sumulat si San Pablo sa mga taong ito, lalong-lalo na para sa mga taong bago pa lamang na tinatanggap ang mabuting balita ng Diyos, na sila ay nagkakampi-kampi. Sino ang para kay Pablo? Sino ang para kay Apolos? Kaya sa sulat na ito ni San Pablo, sinabi niya na siya, si Pablo, bilang tagapagpahayag ng mabuting balita, at si Apolos na kanyang kasama at katuwang, sila lamang ay mga kasangkapan ng Diyos. Sila lamang ay ginagamit ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita
ng kaligtasan. Sila ang nagpapagal. Sila ang nagtatrabaho. Pero ang kanilang mga gawain ay hindi para sa kanilang sarili, kung hindi para sa ikararangal ng ating Amang, ang ating Diyos Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, ito rin ang tanong sa atin, sino ba ang ating pinararangalan, pinaghahandugan na mga galing na binigay para sa atin? Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, muli nagpakita ng galing ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang siya nagpakita ng galing sa pamagitan ng pagsasalita ng mabuting balita sa loob ng mga sa loob ng sinagoga, kung hindi ginamit din niya ang galing na ito para magpagaling ng maraming may sakit. At ang unang benepisyaryo ng kagalingan na ito sa ating ebanghelyo ay walang iba kung hindi ang biyanan ni Simon. Isang taong kasama, isang taong kakilala bilang kaibigan at alagad ni Jesus. At sa kanyang pagtuloy doon sa bahay ni na Simon, ay pinagaling niya ang kanyang ambiyanan na ito ni Simon Pedro. Mga kapatid, alam ng ating Panginoong Jesucristo na ang galing na ito na binigay sa kanya ay nagmula sa kanyang Amang nasa langit. Kaya nga, hindi niya ito pinagdamot. Sino man ang dumating na dala-dala na mga taong may sakit, dala-dala ng kanilang mga kaibigan, ito ay kanyang hinawakan. Ito ay kanyang pinagaling. Ito ang kagalingan ni Kristo, ang galing na nagpapagaling. Mga kapatid, ang mga kagalingan natin na bigay ng Diyos ay hindi dapat natin itong sinasarili lamang. Dapat ito ay ating ibinabahagi. Dapat ito ay ginagamit natin sa paglilingkod. Dapat ito ay ginagamit natin upang parangalan ang ating Amang nasa langit. Lahat tayo, mga kapatid, ay may mga biyaya ng kagalingan. Binigyan tayo ng mga talento. At nawa ito ay maibahagi din natin upang parangalan natin ang ating Amang nasa langit. Ang galing na nakapagpagaling. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, yung paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglinga pagkandahang loob, ang taong nilikha mo, pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya iwas tong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng kalahati ang langit at lupa, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan, hosana, hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang ito ay para sa amin ay maging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli siya nagpasalamat, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitari, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, ang aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, mga relihiyoso at relihiyosa, at tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na kapagtas nating si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin nyo. At sumayin rin. Magbigay ng tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na naghaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na nagbibigay galing at nagpapagaling sa atin. Mapalad tayong lahat na inimbitahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Buhay na, na-alala,
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao na iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman. Ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo at gabayan ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa at ang naialay, humayo ko yung taglay ang kagalingan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang tanghali po sa ating lahat. Paalala lang po, doon po sa pare magbabasbas. Bigyan po natin ng daraanan sa may gitna po. Sige po, hanggang doon po sa may huli.